Hi guys! Welcome to our Pinoy Salo-Salo First Vlog! Ngayong araw na ito ay tuturuan ko po kayo na gumawa ng creamy maha blanca. Ito po ang mga sumusunod na sangkap na ating gagamitin. 2 cans of coconut milk na nasa lata or pwede kayong gumamit ng kakanggata. 1 can of condensed milk, 1 can of whole sweet kernel corn, 3/4 cup of cornstarch, 3/4 cup of fresh milk, or pwede rin kayo gumamit ng evaporated milk, or kung gusto nyo naman is powder milk, i-dissolve nyo lang sa water, 3/4 cup of granulated sugar, or known as white sugar, 1 cup of cheese. Ngayon ang ginagamit ko ngayon ay cheddar cheese. Pero kung gusto yun ng cheaper price or friendly sa inyong budget, kahit anong brand ng cheese or kahit anong klase ng cheese. Ito po ang mga eksaktong sukat na bawat isa. Ngayon, umpisahan na po natin ang ating pagluluto. Tara na! Ngayon, kumuha lang po tayo ng isang cooking pot. Make sure po na painitin lang natin ito before po natin ito gamitin. Kapag ito ay mainit na, kunin lang po natin ang ating coconut milk. Tips lang po mga kasalo, kapag gumamit po kayo ng coconut milk nang nasa lata, i-shake nyo lang po ito mabuti before nyo po ito gamitin. O kung gumamit naman po kayo ng fresh na nakinayon ninyo, pigyan nyo lang po ito yung dalawang beses. Pwede yung gamitin yung unang piga at pangalawang piga. Ihalo nyo lang po ito ng bahagya o paunti. Pagkatapos, hayaan lang po natin ito na kumulo. Takpan lang po natin ito. At once po na ito ay kumulo na, ang ating kakanggata or coconut milk, ihalo ulit natin ito ng bahagya ng unti-unti. Pagkatapos ay pwede natin kunin ang ating condensed milk at ating ilagay. Kahit ano naman pong brand ng condensed milk ay pwede niya pong gamitin. Ang ginagamit ko po itong condensed milk ay yung small size na condensed milk na nabibili po kahit sa amang grocery store or supermarket. Ilagay lang po natin ito lahat. Pagkatapos ay bahagyan natin itong haluin ulit para ma-totally blend po ito. At pagkatapos po ng ating haluin ay pwede na rin po natin ilagay at isunod ang ating white sugar. Ilagay na po natin ating white sugar. Ihalo rin po natin ang ating white sugar. At pagkatapos ay pwede na rin natin isunod at ilagay ang ating whole sweet kernel corn. Unti-unti lamang po natin ilagay ang ating sweet kernel corn. Dahan-dahan lang po. Baka po tayo ay matalsikan. Ang gamit ko po rito ay yung sweet kernel corn na nasa lata. Nabibili rin po to sa kahit saan grocery store o supermarket po. Haluin lang po natin to kasama ang mga kakanggata, sugar at condensed milk. Naunti-unti. Pagkatapos, hayaan lang natin to kumulo. Ngayon, kunin natin ating fresh milk at ang ating cornstarch. Ngayon, i-dissolve lang po natin ating cornstarch at fresh milk. Pwede rin po tayong gumamit ng evaporated milk kung yun po ang available sa inyong tahanan. Kahit anong brand rin po ng evaporated milk.
Or kung wala man, pwede rin po kayo kumuha ng powder milk, then i-dissolve nyo lang po sa half cup of water. Then i-dissolve lang po natin ito. Make sure po na wala pong buo-buo. Then, once po nakumulo na ating mixture, haluin lang po natin ito ng bahagya. Then, haluin lang po natin bahagya ating corn at fresh milk. Then, pwede na po natin ito ibuhos o ilagay sa ating mixture. Agad-agad po natin itong haluin. Dahil alam niyo naman po ang cornstarch, once po napinta sa ating mixture, magsisimula na itong maglapot. Ito nga po, nagsisimula na maglapot ang ating mixture. So, imi-medium or ilo-low heat lang po natin ang ating apoy para hindi po masunog ang ating mahablangka. Unti-unti lang po natin ito nahaluin o yung pagpo-fold. Ngayon, nakikita niyo na po. So, ito po yung consistency na gusto natin makuha sa ating mahablangka. Nagiging po siya, nagiging glossy na at nagiging creamy na. Ngayon, pwede na natin ito ilagay sa ating hulmahan. Ngayon, ito na ang ating mahablangka. Pagkatapos, pwede na natin itong ilagay sa ating hulmahan. Tips lang po mga kasalo. Ilagay nyo na po kaagad ang ating mahablangka sa ating hulmahan. Kasi once po na mahanginan ito, ay magiging matigas po ito ng konti dahil sa cornstarch. Ngayon, kumuha lang po kayo ng kahit ng aluminum container na nakikita nyo or kahit yung mga baking glass tray na ginagamit sa pang-bake o kahit na namang tupperware. Make sure lang po na evenly distributed ang ating mahablangka from corner to corner or i-push lang po para properly na fill up po lahat ng space. Then, i-cool down lang po natin to ng ilang minuto ang ating mahablangka before po natin ilagay sa fridge within 30 minutes. Matapos ng 30 minutes, pwede na po natin ilabas ang ating mahablangka. Ngayon, pwede natin ito i-garnish ng cheese or i-topping sa ibabaw. I-garnish lang po natin ito, properly distributed. Make sure po na maghugas muna kayo ng kamay. At pagkatapos, i-distribute nyo po na maigi. Yung iba po, ang ginagamit po nila is grated toasted coconut. Dahil masarap po ito sa mahablangka. Ngayon, ready to serve na ang ating mahablangka. Tara! Kain na tayo mga kasalo. Enjoy! Salamat sa panunood. Ngayon kung nagustuhan nyo ang aming video, please don't forget to like and subscribe to our channel and click the small notification bell para palagi kayong updated sa aming mga susunod na video. Maraming salamat! Hanggang sa muli!